Hi guys! Nandito rin pa yung lingkod! Pilingirang vlogger! Ha! Char! So, today's video is ipapakita ko sa inyo ang kaganapan nung kami namasyal. Nakakita ako ng isang malaking buhaya at personally nahawakan ko siya! Ang saya-saya! Kaya isa lang ang masasabi ko, ali na! So ayun nga guys, ipapakita ko sa inyo yung kaganapan nung namasyal kami. First time kong makakita ng buhaya, natatakot nga akong hawakan siya eh. Pero hindi pala siya nakakatakot kasi may mga ano naman, may katabi ka namang ano ba, yung napapaamo nila yung mga buhaya. Tigas-tigas pala pag hinawakan mo yung balat, tapos kaya pala siguro yung mga ano no, yung mga bug na, bug talaga, si bug. bag. No, kaya pala yung mga ano bag na ano, mamahal nila no, kasi nga 'di ba, gawa doon sa balat ng buhaya or alligator or ano ba yung tawag diyan. Kaya pala ang mamahal kasi nga dahil siguro doon. Hindi pala siya total nung una takot ako kasi baka biglang gaganonin yung kamay ko, naku, putol talaga. Matanggalan ako ng konting bilbil. So, natatakot ako pero scary but worth it kasi nakakatuwa talaga siya. Nakakatuwa na, siyempre, experience na rin sa buhay kasi naranasan nyo yun. Char! Sa probinsya kasi namin walang buhay. Sa probinsya namin meron doon bayawak. Bayawak at anong tawag doon? Basta merong bayawak sa probinsya pero wala talagang buhaya so far. Kasi nga, nasa ano kami, magaliblib kami na province. So, walang ano doon, walang malaking ilog. Kaya siguro walang ganun. But thanks God din kasi kung may ganun, hindi rin safe. Kasi diba, gumagapang sila kahit na walang tubig. O nakakatakot din. Lalo sa mga bata na gala-gala. So, okay lang din. Na at least naranasan ko yung experience na ano, makaano ako ng ma-experience ko yung paano hawakan, ano pakiramdam. Ang tigas pala ng balat ng buhaya, no? Tsaka ano, nakakatakot yung ngipin. Tsaka siguro pag ginanon kanila talagang putol yung kamay mo or yung paa mo kasi diba, ang laki ng ano, pag ganun, ang lakas siguro nun. So nakakatakot. Pero nakakaawa kung iisipin mo din sila kasi diba yung ibang bansa nagaano sila nagpa-farm ng mga ganong hayop tapos inaanuhan nila yun kung ilang years na tapos harvestin nila yun, tanggalin nila ng balat para ibenta gawing damit, sapatos, bag, wallet, etc. So kawawa din baga binuhay sila para pagkaano papatayin din. So parang nakakaano din, kaya minsan hindi mo masisi yung mga hayop bakit sila gumagante. Kasi syempre tayo din ang mga tao yung unang nanakit sa kanila. So nakakaawa siya so far na kung iisipin mo. Pero nakakatuwa. Kasi kahit parang nakakatakot sila tignan, pero pag sinubukan mo sila palang yung baga ano, tulad ng mga nagaano doon, nagbabantay, hindi naman sila kinakagat. So ibig sabihin yung mga buhaya doon is may pakiramdam din sila kung sino yung mabait, sino yung dapat kagatin, sino yung dapat hindi. So natatawa lang ako guys kasi buti hindi naisip ng buhaya na kagatin ako or kainin ako kasi di ba ang taba-taba ko. Naku, busog na busog yun, magkakayang nakahainan. Natatawa ako nag-isip ba na kasi ang kinakain nila is meat lang, konting meat lang yon siguro nahati-hati tapos sinahagis-hagis hagis sa kanila. Tapos siyempre, busog ba yun? Iniisip ko sa agad ko siguro kinain nun. Busog na busog yun kasi yung ang laki-laki ko. Taba-taba ko guys. Kaya nakakatuwa. Nakakaano lang. Tungtuwa ako that moment na masyal kami. Tapos nakakita ako ng iba't ibang hayop. Pero ang the best experience talaga guys yung buhaya talaga na nahawakan ko siya. So, papakita ko sa inyo ang video kung
paano nangyari, sa ang lugar, dito lang din sa Kuwait. Dito lang siya. First time ko. Hopefully na makabalik pa kami noon. Pag winter na talaga, marami pang pwedeng pasyalan. Pero ngayon lang, limited lang yung tao sa loob. Tsaka, fully vaccinated lang yung ano, nandoon. So, thanks sa experience yung amo ko kahit na kahit na ano, minsan nakakaasar. Pero, ginagawa rin niya ng paraan na minsan nakaliw din yung katulong niya sa bahay. Tulad ko minsan, nababadtrip ako kasi sa mga bata. Halos di na ako punta lang ng CR. Halos di ko na magawa kasi nga sa daming bata, daming trabaho, akin lahat. So parang nakakaano din. Nakakapagod. Pero thank you kasi tingnan nyo naman, taba ko pa rin. Di pa rin ako pumayat kasi nga inalagaan din nila ako sa pagkain. Di rin sila madamot. So thank you talaga sa boss ko, tsaka sa experience na pamamasyal. So guys, di ko na patatagalin. Ipapakita ko na sa inyo ang video nung pumunta kami sa isang park na may buhaya. So isa lang ang masasabi ko. Dali na! Ali na! So guys, ay magbabalik tulad ng sabi ko sa inyo. Ipapakita ko sa kanya inyo yung video kung saan saan nakikita ko yung malaking buhaya at saka nahawakan ko siya personally. So, scary guys! Pero worth it siya. So, hanapin natin yung buhaya guys ha. Buhaya! Uy! Ayan siya guys oh! Ay! Ang tigas ng balat! Ay! Kinakagat ako! My God! Hawakan natin yung buntot. Ay! Ang tigas! Oh my God! Hawakan natin ulit. Ang tigas talaga. Ay! 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 Kinakagat ako guys! Kinakagat ako! Kinakagat ako! Oh! Ang laki! Ang laki ng buhaya guys! Kinakagat yung buong ano ko. Buong daliri ko ah! So hawakan natin guys. Tignan natin yung buhaya. Halika dito. Halika dito. Ba't ang laki-laki ng tiyan mo? Sinong nilunok mo dyan? Ba't ang laki ng tiyan mo? Sinong nilunok mo? Ayan guys, oh, ang laki ng tiyan niya. Oh. Sinong nilunok mo? Ilabas mo yung nilunok mo. Ilabas mo. Nangiya ka. Sinong kinain mo ng buo? Ikahilain natin yung buhaya guys. Uy, 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 uy. Kumakapit siya guys. Oh. Kumakapit oh. Uy. Ang laki ng buhaya oh. Kumakapit. Aray ko. Ang laki-laki niya. Ay, kumakapit siya guys. Kumakapit oh. Aba, kumakapit ka pa ha. Katayin na kita. Gutom pa naman ako. Baka gawin kitang ano. Ginataang buhaya. O di kaya adobo. Ano bang masarap sa'yo? Yan guys. Tingnan natin yung buhaya. Yan, ang laki niya, no? Ang laki niya talaga, guys, oh. Oh, di ba? Oh. Zoom natin, guys, para makita niyo. Oh. Oh, di ba? Ang laki ng buhaya, oh. Oh. Nakanganga pa 'yan. So tignan natin kung kagatin ba tayo. Ay, nangangagat, ha? Nangangagat. Uy. Nangangagat guys, ang tapang ng buhaya. Ang tapang niya talaga. Silain natin siya ulit. Dalhin natin dito sa ano. Ay! Oops! Oops! Kumakapit guys, oh. Kumakapit. Ang bigat niya kasi. Oh, ang bigat kasi ng buhaya. Ang laki. Bakit kaya ang laki ng tiyan nito guys? Laki ng tiyan niya oh. Yung laki oh. Sino kaya nilunok niyan? Hoy, sino nilunok mo? Iluwa mo, iluwa. Iluwa mo yan. Mawa ka. Oh, di ba guys? Ang laki ng buhaya oh. Oh. Nakanganga pa yan oh. Ay!
Oh, galit na yan, guys, oh. Ba't hindi pa nantulog naman yung mata? So, hindi niya ako nakikita, guys, kaya hindi niya ako malulunok. Ayan, oh. Ang laki ng buhayan, no? So, ayun pala yung pakiramdam. Ayan pala yung pakiramdam, guys, pag hinawakan mo yung balat ng buhaya. Ayan, oh. Ang tigas. Ang tigas ng balat, ang tigas ng buntot. So, try natin buhati ng buhaya. Ay, ayan siya. Litsong buhaya ka ngayon. Ayan siya, guys, uy. Uy. Ayan. Nabubuhat ko na yung ating buhaya. Ayan, nagduyan-duyan pa siya, guys, oh. Ayan, naghahanap ka ba ng makakain? Ayan. Ayan na siya, guys. So, ano? Ano, guys? Anong masasabi niyo sa aking napakalaking buhaya na handa-handang lumunok ng tao? Laki niya, guys, oh. Oh, ang laki ng buhaya, oh. Nyee. Oh, diba? Oh, ang laki. Galit pa yan, oh. Nakanganga, oh. Kaya niyang lunukin yung buong daliri ko. Oh, diba, guys? Yan yung buhaya na sinasabi ko sa inyo. First time kong nakakita ng buhaya na sobrang laki. Tsaka ang laki ng bunganga. Ayan, guys. Hanggang dito na lang magtatapos ang ating video. Kasi pinag-isipan ko pa kung anong gagawin ko sa buhayang to. Kakatayin ko ba? Litsunin ko ba to? Adubuhin ko ba? O sabawan ko? So, comment down below, guys, kung anong dapat gagawin ko dito sa buhayang to. Kung anong recipe ang masarap para dito sa buhaya ko. Kaya, comment down below, guys, kung ano yung masasabi niyo tungkol sa ating napakalaking buhaya.